morning. So it's Sunday and 6 o'clock dapat yung alis namin. And 6:20 na. Wala pa yung sundo ko. So ayan, antay lang tayo, then we're going to ano pala, Cotmon Falls sa Barangay Cotmon Batu. So ayan, antay lang natin yung sundo. Finally, dumating na rin si Mike. This time, two wheels lang gagamitin namin kasi mas madaling i-maneuver dun sa Barangay Cotmon Batu. Kasi pag four wheels, medyo technical para sa akin eh. So ayan, punta muna kaming Nabwa to meet up with other friends namin. Okay, so dito po kami sa Nabwa ngayon sa 7-Eleven. Antay lang namin yung isa pa namin kasama. So ayan po, yan ang sentrong Nabwa, Camarines Sur. Ayan yung church, outpost ng PNP, then mga tropa. So ayan po, bibili lang po kami ng kakanin sa palengke ng Nabwa. Hindi kaya Mike mag-tumble down to? Andiyan ka naman para kontrahin. Hindi, what I mean yung pagsandig mo, diyan mauna. Ah, okay. Okay. And may mga baku-baku pang daan. Tsaka, ayun, matarik rin yung ibang daan. Eh, nagulat na nga ako kasi akala ko may snatcher na habulot ng gamit namin. Eh, bumaba na yung isa namin kasama kasi hindi na kinakaya ng motor pa taas eh. Nilalakad ko na lang kasi sobrang lubak nitong daan. Ayan, para iwas flat tire na rin. Ayan, hindi na nga ata nakakarangkad yung driver ko. Ayan, papalapit lang kami sa Barangay Cotmon. Then, yung travel time namin from Nabwa to Barangay Cotmon is 40 minutes. Ano siya? It's a 28 kilometers ride. Nasa Barangay Cotmon na po kami. Hindi nga lang kami nakapag-register kasi fiesta kahapon. So, puyat daw yung bantay. So, ayan, nag-start na lang tuloy kami mag-trek. Yun nga po, hindi na kami kumuha ng tour guide kasi alam naman na ng mga kaibigan ko yung daan. So if sakaling kukuha kayo ng tour guide, may mga nakatambay naman dun sa barangay hall, then pwede nyo naman sila kausapin. Bye-bye! Sabi na basic tayo! Luya mong kakormasin mo! Sayang ka sa dugo! Sayang ka sa dugo! Kung mapapansin nyo rin guys, itong inapakan kong mga puting bato, ito ay mga patay ng corals from millions of years ago. So most likely, submerged itong area na ito. Tsaka pag dinerecho mo itong stream na ito, ang labas na nito ay yung sa may dagat, sa may balatan. Itong stream na rin ito ay connected rin dun sa Nagsusum Falls. Pag dinaretso mo rin nga pala to, ang pwede mong
mapunta na rin is yung peak ng falls. May isang way kasi na pag dinaan mo, dun ka sa baba mapupunta. So, two-way, may pwede kang punta sa taas or sa baba. So, shit. Ingat lang. Medyo bangin na to eh. Ano? Rinig nyo na ba? Madot, no? Madot na. Malinig sa lahat. Malinig yung dot. Holy shit. Kalabagaw. Shit. Gayun. Ay, buray maluya na pa. Diya, bulos, ano? Maluya na, bulos. Balkaya, kaya nasa water. Ayun, mahina daw yung tubig. Titipid daw eh. Sheesh. Okay, so we made it sa Potmon Falls. So, ngayon sobrang ganda niya ngayon. Like, malinis. Tsaka may water yung isang falls niya. Kasi last time na pagpunta ko rito is like sobrang dumi. Like, nakatapos lang ata ng bagyo nun. Then, isang stream of water lang yung lumalabas. So ayun. Tsaka sa ngayon may dalawang kubo, which is nice. Then around 25 minutes lang yung trek namin going here. Hindi rin maputik yung way namin kaya medyo mabilis yung trek namin. So ayun, ligo na tayo. Joke lang guys, kailangan muna pala natin mag-shoot ng mga waterscapes. So ayan, ano lang ako, setup lang ng gamit dito sa kubo, then shoot na tayo. Shoot muna tayo ng waterfallscape. So, upon arrival, may unang angle na rin ako nakita. So, ayan, setup lang tayo. So, itong angle na to, sheesh! Ito yung kumaga parang entrance. Okay, setup na tayo ng mga filters natin and setting and composition. Okay na rin, pati focus. So currently itong setup natin, meron tayong CPL, then ND8, then nakalimutan ko anong ND to, yung GND natin, yung gradient filter. So yun, so for itong photo natin, ayun, habang naglolong exposure ng mga 15 to 30 seconds, nag-decide na rin ako magpalipad ng drone. Ayun, multitasking kumbaga, kapagod. Ayun, patapos na rin ako sa shoot, then lilipat naman sa baba kasi mayroon tayong interesting foreground na subject. Okay, so tara. Yung rock na yan, gagawin natin foreground. So, ayan, ilulublob na lang natin yung tripod. Hopefully, hindi nga lang, wala lang nga lang mahulog na DSLR equipment kasi patay tayo dyan. Okay, natin, iwan ko lang tong phone kasi mukhang panganib ang buhay ng phone ko eh. Ayan, tingnan lang natin kung stable yung, kung stable yung paglalagay ng tripod. Oh my god, ang lambot. Madulas, medyo malumot-lumot. Ay, nagtampis ako na tayo eh. Basa na yung shorts ko. Oh my god. Mukhang technical tong ginagawa natin. Oh my god, malalim. Okay, so far, medyo dumumi yung tubig. Manapasa, ay na nilakaran ko. So far, kaya naman ata ito ng tripod. Hopefully. Yeah. Ang init na rin. Pati itong camera ay bilad-bilad rin. So habang nag-shoot, kailangan kong gawan ng kumbaga lens cap. Lens hood. Kasi grabe ang flare. So ganyan, tinatakpan ko lang para hindi magka-flare yung shot natin. So ayan yung itsura ng shot. Ito sa foreground. Then
yung background natin yung falls. Okay? Ayun, enjoy nga tayong magtampisaw dito sa water, pati yung tripod natin. Huwag nga lang magtampisaw yung DSLR tsaka lens natin kasi patay tayo dyan. Ito yung pang bayad sa pang repair niyan. So yan, for the photos, I will be posting it sa end of the video. So antayin nyo na lang. Nakatapos nga lang natin mag-shoot and kakalimpit lang rin ng mga photo equipments. And now, let's enjoy the scenery. Now, tingnan nyo naman guys yung tubig. Sarap inumin. Ayan nga rin guys. So may isang parang potable source of water. So dito rin kami kumuha ng pangkape. So may ramen kami. Ramen by the falls. By Chef Pidoy. Chef McNeil. Ninong Ri. Ninong Ri. You know? Ninong Ri. Nagpa-practice po siya para sa Inter Barangay. Fuck you. Kamusta boss? Okay. Ito yung ramen natin eh. Isang sing. Swimmingan na guys! Woo! Woo! Grabe guys, sobrang linis ng tubig, like kitang-kita sa ilalim. Like color green siya na malinaw. Siguro ingat na lang kung gagayahin mo. Sinubukan ko na nga rin tumaas. Kasi total, mataas na rin ang adrenaline rush ko that time. Ayan, talo na na. Pili ko mamatay ako. So magliligpit na rin kami kasi lunch time na rin. Balik na kami ng Naboa and Iriga. Okay. Katapos lang namin maligo sa Cotmon Falls. Second time ko nang balik dito and ano siya, 9 out of 10. So sa trek madali lang, basic lang naman. Kahit nga slippers lang gamit, kinaya rin namin. And malinis siya this time kasi last time na pagpunta namin sobrang dumi. Like parang kakatapos lang ng bagyo nun eh. Tsaka maputik. Then ngayon, sobrang dali ng trail. Hindi kasi maputik. So ayun, thank you sa pagsama sa amin dito sa photo adventure sa Cotmon Falls. Barangay Cotmon ba to? So, see you on the next episode. Bye!